Bawat kondominium. Halimbawa sa isang building, may dollar noon na pagbabayaran ng buwis. Your Honor, the value of the condominium depends on the unit, the floor area of the condominium unit. Floor area and the floor, is ganun ba? Not necessarily. In our case, all are standard. Paliwanag mo, paliwanag. Kinukompute po yung taxes incurred dito sa condominium of title na titingnan yon kung ilang square meter ang floor area ng unit. Oh. Then after that, we do have the schedule of market fair market value duly enacted by RC. Yung bang real estate tax sa condominium ay based sa fair market value o basihan opisina ng assessor? Ito po ay base doon sa assessment na ginagawa ng opisina ng assessor na ang basihan po namin yung schedule of fair market value na na-approve ng City Council pursuant. No, Your Honor. Iba yung zonal value, iba yung fair market value. Yes, Your Honor. At iba naman yung assessed value. Assessed value is we called also the taxable value. Oo. Hindi binabayaran ng condominium owner. Actually, yung assessed value po ang basihan po. Kaya nga. Mm-hmm. Pero sabi mo fair market value. Ang fair market value po, Your Honor, assessed value po. Bakit? Paano mo kinocompute? Ibinababa ninyo yung valor para madetermina yung assessed value, ganun ba? Ganito po yung proseso ng pagko-compute po ng assessed value. Una, mayroon po tayong certain floor area ng condominium, let's say 100 square meter. At yun may fair value, mayroon pong certain schedule po yon. Mm. Depende po sa type of construction, reinforced concrete, mixed concrete. In case ng condominium, definitely reinforced concrete po yan. Meron pong specific na unit value po doon. And then, yung market, the floor area and the unit value. And then, makukuha natin yung market value. Ngayon, paano naman natin makukuha yung assessed value? Ang assessed value po ay nakukuha natin by multiply per market value. Nakapaloob din po yon. So, base po dun sa market value, meron pong corresponding assessment level po yan. Kaya nga, pero gusto ko lang, husgado na malaman, kung yung fair market value po, magkaparehas po yung fair market value sa assessed bang value. Yung fair market value mas mataas kaysa resulting assessed value. Mas mataas po ang fair market value kaysa po sa resulting assessed value. Okay. Product, produkto ng floor area at saka ng unit value. Ang assessed value po, ito po ay product ng market value at saka yung percentage assessment namin sa assessment level ng condominium is 60%. So definitely, mas mababa yung value ng assessed value kaysa po sa fair market, sa market value po. Kaya ko tinatanong yan sapagkat terminology na fair market value at ang aming definition ng fair market value ay it is the value that a willing seller would price and offer it to a willing buyer. Di ba? Yes, Your Honor. Oh, yun. Pero kaiba yan dito sa fair market value na sinasabi mo sapagkat yung fair market value na sinasabi mo is based of the condominium unit in order to compute the assessed value. Yes, yes, Your Honor. Okay. All right. Para maliwanag. Let me clarify again. Ang ginagamit po natin na value rito. Value? Yes, okay. Your Honor.
So, is it correct to say that the assessed by city by the office of the city assessor? Yes, Your Honor. All right. Proceed, Counselor. Yes, Your Honor. With the clarification made by the witness, I will go now to the to clarify, Mr. President. Yes, to clarify the subject matter. May we recognize Senator Recto? Senator Recto has the floor. I promise to be very brief, Mr. President. Just to clarify on this issue, para maging maliwanag sa atin lahat, no? In your case. Yes, Your Honor. Tama ba yun? Tama po yun. Hindi ito yung presyo ng bilihan. Hindi ito current market value. Tama po yun. Hindi acquisition cost to. Tama po yun. Hindi ito yung posible nagbebentahan ngayon sa magkakatabi. Apo. Di ho? Yes, Your Honor. So halimbawa, kung ang tagig 20,000 hectares halimbawa, alam mo may residential, commercial, industrial, sa ibang lugar may agriculture, pero sa inyo baka walang agriculture. Meron pa po. Oh, meron pa. Okay, tapos meron yung special purpose. Yes, Your Honor. Di ho ba? Okay, now, market value acquisition cost iba yun eh. Yes, okay. For purposes of real property taxes, yung assessed value, in this case, nabanggit mo kanina, 60%. Ibig sa fair market value, assessed value, residential yun, commercial, residential condominium. Yes, Your Honor. 60%. Ngayon, posible kung bahay yan, 30%. Yes, Your Honor. Yun ba ang sa Taguig, 30%? Depends on the... Okay. So, in Taguig, kung condo, 60%. Yung agriculture, what is it? 50%. So, 50%. So, schedule of fair market value, kung condominium yan, 60% of that. Kung bahay... Depends on the value, market value. Oo nga, but what percent of the market value? So, graduated yun sa inyo. Yes, Your Honor. Napinasan ang sagulian ninyo. Yung park, ano sa inyo? Open spaces. Open space. Depends on the type of use. So, baka type of use. Kung condo ang pinag-uusapan, ang fair market value based on the schedule ng konseho, that is right, ay 60% doon ang assessed value. Tama. Kung agrikultura naman, 50%. Correct. Kung residence, magiging assessed value. Lahat yun nandun sa tax code ng Taguig. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Yung local tax code din yun, ganun yun. Yes, Your Honor. Pareho din yan sa probinsya. Kaya lang, magkaiba value sa tax declaration mo na. Yes. Babayaran mo doon, ano ba sa iyo, 2%? 2% for the residential, 2.5% for commercial industrial. Okay, ngayon, kalahati nun goes to school board fund. Yes, Your Honor. 1%. 1%. Oh, 2/3 go to the general fund, yun yung budget ng sanggunian, and roughly 1/3 will go to the school board. Special education special fund. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Special education. So, lahat ng real property. Tama ba yun? School board fund eh. Steph, di ba? In our case, 2%, 2% is our tax rate. Correct. 1% goes for residential. Correct. 1% for the local school board. So, let's say in this case, it is 300,000. Limbawa na lang. Mm. 2%, yun yung tax liability mo. 2% of the assessed value. Of the assessed value, correct? Yes. So, yes, halimbawa, kung 3 million yung assessed value, 2% of that, 60. Current market value or acquisition cost at iba yung schedule of market values. Di ba? Yes, Your Honor. Ngayon, pwede mo bang ipaliwanag bakit iba yung dalawa? For the education of everyone. Based on the local government. 3 years, yun na sa batas. Yes. The schedule of fair market value was enacted, let's say, in the first. Iba na yung selling price, iba na lahat. Correct. Yung mga data na acquire natin. Correct. So, kaya definitely magiging magkaiba yun. So, papasakay ng sanggunian ng panibagong ordinansa. Yes, Your Honor. Hindi mo pwedeng gawin taon-taon eh, every three years. Kundi magkakagulo. Yes, Your Honor. At para, for planning purposes of the local government, you can predict your income. Yes, Your Honor. Tama ko ba yun? Yes, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Okay. Ngayon, proceed, Counselor. Appearing today by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court, is it not?